Good day mga kalamon! Ngayong araw, magluluto tayo ng sinigang na hipon sa bayabas. Tara! Okay mga kalamon, start na tayo. Una, pakukuluan muna natin tong ating bayabas at saka yung ating kamatis. Tapos, pagka nalamove na siya, tatanggalin natin yung bayabas. Dudurugin natin. Yung puree lang kasi yung kailangan natin dyan. Pero yung kanyang buto, tatanggalin natin. Kasi hassle yung pagkakinain sa sinigang. Okay, kumukulo na yung ating tubig na pinakuluan natin yung ating bayabas at kamatis. Hanguin na natin sila. Yung bayabas, dudurugin natin, tapos sasalain natin, yung puree lang yung kukunin natin sa kanya. Samantalang yung kamatis, dudurugin natin, kasama na yung buto. Okay, dinurog na natin yung ating bayabas at ang ating kamatis. Lalagay na natin yung ating kamatis. Alam nyo kung bakit ko dinurog yung kamatis? Kasi nagko-contribute yan ng asim ng ating sinigang. Tapos lalagay na natin ating bayabas puree. Sasalain natin yung puree ng bayabas. Kasi nga, sabi ko sa inyo, hassle ang pagkain ng dinigang sa bayabas pagka nakasama yung kanyang mga buto. Yan. Kaya sinala natin yan. Okay. Sama na rin yung natin yung iba pang sangkap kagaya ng sibuyas at saka yung ating shrimp broth. Isabay na natin yung ating sili. Pakukuluin lang natin siya. Yeah, kumukulo na uli yung ating soup. Buwasan natin yung ating apoy. Tikman natin. Matabang. Wala pa pala tayong nilalagay na asin. Lagyan natin asin. Ayan. Mga isang kutsarita lang. Pwede na natin sigurong itambog tong ating hipon. Yung ating hipon, kalahating kilo. Tinanggalan na natin siya ng kanyang mga galamay at yung kanyang sungot, tinanggal na rin natin. Ang lalaki, no? Binili ko to sa suki ko. Laging sariwa yung kanyang binibentang hipon. Tingnan nyo naman. Lakas natin. Isama na rin natin yung ating talong. Tapos mamaya na yung green leafy veggie. Yeah, kumukulo na yung ating sinigang sa bayabas. Lagay na natin ating green leafy vegetable. Naku, hindi naman kasya. Kangkong puto at saka pechay. Mas masarap kasi maraming gulay para complete meal na siya.
Yan, napagkasya rin. Pakukuluin lang natin to, tapos i-serve na natin. Kasi hindi naman kailangan lamog na lamog yung ating green leafy vegetable. Takpan muna natin. Yan, nagsisimula na siya kumulo. Hindi naman kailangan kulong-kulo to kasi yung hinahabol lang naman natin dito yung maluto yung kanyang gulay. Kaya pwede na natin itong i-up at i-serve ang ating sinigang sa bayabas. At ito na ang ating sinigang na hipon sa bayabas. Bye-bye mga kalamon!